mga rituals. Ayan, no? Pwede sumakay dito? What? Malisoy ka na! Ngayon, nag-aantay na lang ako ng masasakyan. So, waiting na ako for my service. Kaya, let's go! In case of water landing, your life vest is found under your seat. We'll do an airport. We expect to land at time 1:15 p.m. Atras po, patas po. Sorry. Bye, thank you. Bye-bye. So, dito na ako sa Butuan City. Wala pa yata yung sundo ko. Ewan ko kung narinig niyo ako, pero dito na ako sa Butuan. Butuan Airport. Nakalimutan kasi yata ang pinaka-name ng place. Medyo mainit lang. I don't know kung narinig nyo ako, pero basta yun. At least dumating na ako. Safe and smooth yung flight. Wala naman masyadong kahit anong turbulence. So, although may warning kanina, pero hindi naman nagkaroon ng sobrang turbulence. So, okay guys. So, see you later. Dating na lang yung pinsan ko nag-aantay sa akin. Sige, bye! Okay, so hi guys, andito ako ngayon sa Tagmamarkay. Ngayon sa Tagmamarkay, ito yung isa sa mga lugar kung saan ako minsan naging bata. Mga siguro around 6 years old or 7 years old ako umalis dito sa area na to. Malapit lang din yung pinaka main house namin dito nung bata ako. And kasama ko yung pinsan ko, ayan si Eden. Hi Eden! So, isa sa mga locals dito. Tapos, wala pang ganap kasi may mga activities pa katulad nung may mga feeding program. Today, pupunta tayo sa isang river. Yung river na yun, actually hindi siya yung supposedly pupunta ng Enchanted River. Medyo 50-50 pa kasi yung pagpunta namin sa Enchanted River gawa ng malakas yung bagyo lately at the same time. Like, mga apat sa mga kasama ko dapat na pupunta, mayroong sakit. So, medyo na mahihirapan tayong pumunta ngayon doon. But I'm still hoping sa mga susunod na araw mapuntahan pa natin. But if not, maybe better luck next time. So, papunta na kami ngayon ng Caracan River. Tawid lang siya sa bahay ng cousin ko. And mga ilang minutong lakad to din. Ha? Mga 10 minutes na lakaran. So, yung river na yon, sabi ko nga, nadudugtong siya sa Agusan del Norte and Agusan del Sur. So, ang tawag sa kanya in general is Agusan River. So, kung naririnig nyo yung mga tribe na Manobo, based dun sa lifestyle nila before, dun sila madalas nakatira. Or nagiging area din yun ng hanap buhay, like pangisdaan. Pero ngayon hindi na kasi may mining ba dun? May mining. So, may tendency na yung ilog ay kulay brown kasi nga dahil sa hinuhukay yung lupa. Hinuhukay yung mga bato-bato, kaya medyo sayang lang ng konti. Pero yung view naman doon, maraming mga mountain view, maraming nature, kumbaga nature view na pwede nating makita. And sana, yung ini-expect kong itsura niya dati nang pinuntahan ko nung medyo mga younger stage ko pa, ganun pa rin siya ngayon, yung sa naaalala ko. So, samahan niyo akong alamin. Okay, so medyo malapit na kami. Ayun. Medyo maputik lang, pero kaya naman. Nakakatuwa lang kasi very provincial-like. So, yun nga, yung mga tao dito,
maraming mga paniniwala, like sa mga diwata, sa mga ancestor spirits, ganyan. So kaya naman yung nature dito eh na-preserve pa rin kahit papaano. Kuya lang, may mga dayo na nag-business dito katulad ng mga mining and all. So doon nagsisimulang naapektuhan yung paligid at yung nature. May aw! Oh, putik. Anyway, basta yun. Medyo mahirap lang yung daan pero kaya naman kasi may ibang part naman na okay. So dito, batuhan na. At doon tayo pupunta sa dulo na yon. Hindi mo mag-drive. Aha. Ayan, may kalabaw. Ang galing na. Ha? Galing na. Sasakay ako dyan? Sa kalabaw mismo? Oo, oh, nisan po sa tao. Galing. What the hell? Baka tumakbo yan kung saan. Hindi yan. Galing. Pwede sumakay dito? Malisoy ka na. Hindi tatakbo? Hawakan niya raw. Sakay ka na. Oo. Oh. Hindi. Ayun, so nakasakay ako sa kalabaw, pero di siya tumatakbo. Nararamdaman ko yung buto niya sa likod, pero mukhang matibay. Nakasuyan ako kila kuya. Hello kuya, thank you. Ayan, so di siya tumatakbo. Yun nga lang, ano nga, parang bababa na ako kasi kawawa siya eh. Ano kawawa? Parang may mong timbang tao, no? Magano yung mukha mo. Talaga ba? Tumatawid ito sa ilog? Tumukan mo. Uy, huwag na, baka binatawak mo. Baba na ako, sorry kalabaw. Hindi, baka ba nalang tumakbo eh. Yo, I know. Sabihin na, Joe, kaya tumakbo yan. What? What? Ayun, sige na, thank you, salamat po. Paano ako bababa dito? Ako ka na yan. Ayan, huwag mong, ano, pinutin. Dyan lang sa ano, huwag mong pinutin. Ayan. Agoy! Salamat! Salamat doon! Kalabaw! Oh my god, first time ko sumakay ng kalabaw. Hindi ko alam kung anong... Thank you po! So, ayun na. Dumaan lang sila eh. Yung pinsan ko, gusto niya ako sumakay ng kalabaw. Actually, gusto ko din sumakay ng kalabaw. Kaya lang, nakakatakot yung pakiramdam sa likod. May mga truck dito kasi may nagbimina. Ay, nag-gravel and sand pala. So, kumukuha. Pero, okay lang. At least, na-visit natin yung place. Ngayon, pupunta tayo sa cemeteryo kung saan nakalabi yung mga ancestors ko at yung mother ko. Dadalawa natin sila kasi for many years hindi ko sila nadadalaw. Let's go sa Katetlasikan. Okay, so nandito na kami sa cemeteryo. Ito yung ancestral cemetery. Dito nakalabi ang lahat ng mga ancestors namin. And before, masyado siyang masukal, pero ngayon, as you can see, medyo ano na siya, developed. Mas labindaan lang to. Medyo papasok na ng konti. Andyan nakalabi yung mga great-great-grandfather ko na mga baylan din noon. So, great-grandfather, great-great-parents. Andyan din yung mother ko. So, yung great-grandfather ko, great-grandparents ko, mga baylan sila noon dito. And sadly, hindi na nga masyadong inappreciate ng mga kasalukuyang lahi namin. And ako na lang yung pinaka... nagpapatuloy ng tradisyon ng pagiging isang baylan. Kaya medyo struggle yung mga pinagdadaanan ko for the past years. Pero I'm so glad kasi ngayon makakabalik na ako sa place kung saan nandoon ang mga ninuno ko. And as you can see, nasa gitna kami ng parang gubat-gubat. Pero nasa tabi lang to ng daan din. Pero papasok siya kasi. Ayun. And yeah. Let's see kung ano nangyayari dito. Dati kasi walang mga ganito. Walang mga parang pabahay, ganyan effect. Ayan. So, nagpapausok yung mga tao. Nagpapaapoy. Euro for offering. Tapos may bungo. Ewan ko, baka may ritual or something. So, ayan. Parang may mga nag-ritual yata dito. Mga rituals
Ayan, dyan sila nag-offer. Okay. And may paniniwala rin dito na kapag pumunta ka sa sementeryo, kailangan mong magpausok bago lumabas ng sementeryo. So parang to protect you from mga negative spirits at sa mga kaluluwang ligaw na maaring sumunod sa'yo. So medyo masukal ang sementeryo dito. Hindi siya katulad ng mga sementeryo sa city na talagang pwede mong pagpiknikan or something. Dito masukal siya. Medyo creepy pero nature. Si Eden kasalukuyang nagpapausok. Tanggal, iwas sakit, iwas lahat. Ayan. So, kailangan bunot talagang pausukan kasi sagrado yung bunot. And yung ginagawa niya para magbigay o magkaroon ng usok na pang-cleanse para hakbangan natin pag-uwi. Ayan, nilagyan na ni Eden doon para doon tayo humakbang mamaya. So, ayun, hakbang kami. So kailangan ang paghakbang natin dito, magpaiwan daw ang lahat ng mga hindi kailangan ng mga kaluluwa at hindi ka nalilingon pa, dire-diretso ka na ng lalakad. Ayun, so yun nga tulad na sinasabi ko, ang Mindanao ay napaka-safe puntahan. Hindi katulad ng iba na maraming sinasabi na kung ano-anong mga delikado, maraming NPA, maraming rebelde na maaring makidnap ka or ganun. Hindi naman siya ganun talaga eh. May mga ilang area, pero guys, napakalaki ng Mindanao. As in, one of the major islands siya ng Pilipinas. So, hindi mo pwedeng sabihin na yun lahat delikadong puntahan. Kumbaga, napakadami pang mga lugar or mga area na pwede mong bisitahin ng sobrang safe. Like tulad dito sa area ng Agusan del Norte and even sa Agusan del Sur, kasi 'di ba like Surigao. Surigao is Agusan del Sur na ba? Norte. Ah, norte pa rin. Surigao. Ah, meron din Surigao del Sur. Pero anyways, hindi lahat ng places sa Mindanao ay may gera or may mga masasamang loob na kung ano-ano mga terrorism na nagaganap. Actually, napaka-safe siya. Like dito sa lugar namin, ang hirap kasi sa media, no, pag sinasabi, ah, may gyera sa Mindanao. Mostly na mga report, ilaging kataga nila, Mindanao, instead na gamitin yung specific area, halimbawa sa Luzon, like, ah, may kaguluhan nagaganap sa Maynila, or may kaguluhan nagaganap sa Cavite, di ba? Binabanggit yung specific na lugar, pero lately, hindi masyadong ginagamit yung specific name, ang ginagamit yung mismong buong isla ng Mindanao. Kaya damay-damay, pero safe dito, promise. Mag-i-enjoy kayo. Medyo against the light lang ako, pero hopefully narinig niyo pa ako. So yun, and teka lang, so yun lang naman, very very good at naputikan ako. Pero okay lang yan, pwede pa naman maghugas ng pa, diba? Kaya lang guys, maganda sa Mindanao. I'm telling you, it's a good destination para sa mga babakasyon. Huwag kayong matakot. Just know your place lang kung saan ka pupunta. And Google. Tingnan nyo kung okay ba sa puntahan. Hindi kasi siya talaga ganun sa katulad sa report eh. Sobrang ibang-iba sa report pag nagpunta kayo dito. Anyway, sige. Lakad muna kami ng medyo ilang minutes. Thank you sa pagsama at sana nga, sayang nga lang at hindi natin nakuhaan yung eclipse. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero hindi siya lumabas. Alauna na. Kaya umalis na kami. And maybe next time. Okay? Bye-bye. An enchanted river. Water is too cold. See the swim. Go, go, go.